Saan po muna ito, sir? Nawala tuloy yung usapan natin. Saan kayo sa Bohol po? Sa Clarín. Ha? Clarín. Clarín, Bohol. Ah, Clarín, Bohol. Ah, sabihin ko sana sa'yo. Ayan, may tumawag na naman. Yan kasi. Sabi niya po, yung tumatawag sa kanya, yung sa trabaho niya, sa opisina. Di sana sinagot niya muna yan. Di po ba, ma'am? Trabaho po yan eh. Pero tingin ko hindi niya galing sa trabaho ang tawag. Kasi baka ang tumatawag sa kanya, yung isa sa mga nakausap niya po dito sa live. Oo. Kasi ano kasi yan si Sir Crisologo, ma'am? Habulin talaga ng mga kababaihan yan. So, lahat ng mga nakakausap niya dito, hindi makamove on sa kanya. Iwan ko po ba, ano, discarte ni Sir? Bata, ano po, walang pumasa eh. Hindi niya daw type yung mga nakausap niya eh. Pero yung mga babae kasi, yung mga nakakausap niya, yun ang habol lang habol sa kanya. Hmm. Marami kami mga PM na natanggap dito galing po sa mga nakausap niya eh. Baka sa susunod, ma'am, ikaw na naman mag-PM sa amin dito, ha? Na gusto mo hanapin namin si Sir Crisologo, ha? Para sa iyo, ha? Baka na, baka. Mm-hmm. Sige, sige. Wag mo na pakawalan kagad, ma'am. Itali mo na. Sana po siya. Sige, pakibaba nga po muna ulit ng tawag, ma'am. Tawagan po natin ulit si Sir Crisologo. Ilim na talaga ako kay Sir. Gai-grab ang gold niya. Sir! Ba't ba naman? Hello, DJ. Okay na? DJ, sorry, sorry. Natatawagan, tinawagan mo na ba? Nag-callback ka na dun sa opisina niyo? Di, tinawagan ko, na-disturbo sila. Oh. Nakakabusit. Oo nga. Sige. Barangay natin yan mamaya kung ayaw nila tumigil. Sige, sige. Mga busit eh. Ay, wag naman, trabaho. Yeah. Trabaho yan, sir eh. Trabaho yan. Baka maputulan ka ng trabaho pag ganyan. Hindi, te. Hindi pa. Road test lang sana yon kasi driver. Ako, driver. Driver ka na ngayon, sir? Kasi nila yung pampan. A driver ka na ngayon? O, driver po, sir. Eh, di ba nung nakaraan, engineer ka ngayon, driver ka na ngayon? Bumaba. Michelle, ikaw dindi talaga. Joking ka talaga dindi. Bakit? Di, ma'am. Si ma'am. Ma'am, saan ka sa, ano ma'am, sa Bohol, ma'am, saan? Sa Clarín, Bohol, katabi ng Tubigon. Hindi, alam ko yung ma'am kasi may asawa ako taga, ano ma'am, taga Talibon. Oo. Madaanan Talibon, lang. Bohol, alam mo yung, ha? Pagaling kayo ng Tagbilaran, madaanan mo yung Clarín. Ah, paglagpas lang ng Kugon yun sa inyo. Paglagpas ng Kugon. Layo sa Kugon. Uy, yung Kugon nandyan sa Tagbilaran. Ah, ulit kung layo, ulit layo, ulit natin. Sige lang, pero madaanan talaga papunta sa inyo. Sige lang, okay lang, okay lang. Madaanan. Anong Kugon dyan kasi asawa ko taga dyan dati. So, naghiwalay nga kami sa madaling salita kasi mayaman sila. Hindi kasi ako mahilig ng mayaman. Eh. Gusto ko mahirap din kagaya sa amin kasi mahirap lang din ako. So, ngayon ma'am, anong mo ma'am, anong pinagkaabalahan mo na may tindahan ka rin, nagtitinda ka rin? Wala nga, ano, nagtatrabaho ako bilang kasambahay lang. Wait, oh, wow. Ilang taon ka na ba po? 49. Ha? 49. Ay, bata ka pa. Lolo mo na nga pala ako dahil 57 ako eh. Ayan nga. Di ba 45 ka lang nung nakaraang mga buwan, sir? Di, kung 10 na kasing tawag ngayon, nadagdagan kong TLG. Oh, okay. Ito, alam mo kasi DJ, parang nalagay na natin sa biro-biro to kasi sanay mo na, kilala mo na talaga ako. Salamat, DJ, sa programa. Malagi akong katulad. Ito, isang beses pa lang ako nakasali dito. Adi, ako, nakasampo na, sampo na, pansampo na. Pang-unsi na to, pag sa oras hindi tayo magkasundo, pag-unsi na. Sampo na yung babae mo. Hindi naman, wala, sampong babae, wala nga. Kasi puro mayaman ka, usap po, baka ikaw lang mahirap. Tayo mag-aintindihan kung mahirap ka. Pero kung mayaman ka, may pang-unsi pa.
Swerte ay naman, mayaman. Di ma'am, maiba tayo ma'am. Single man ka, single man. Oo. Ay, anong nangyari ma'am, namatay? O nalumos sa sabaw, ganun? Ano, nang abilang bahay, ganun? Nang babae siya, kaya ko hiniwala yan. Nang guwapo yata, baka guwapo. Kayo, ang payo ko lang sa mga babae kasi dami akong na-encounter sa ibang bansa dito. Kasi huwag kang mahilig ng guwapo kasi kayo, kasi pag nakakita ng guwapo, kakabahan kayo kaagad. Huwag. Kaya niyo pagpigilan yung sarili niyo. Kung makakagusto makipagaya sa akin, pangit, walang namamansin yun. Maka, talagang maano, absilto kayo dahil ako, hindi ako. Ako pag binigayan ni Lord. Ayun lang. Ako, mabait ako ma'am. Kaya nga, siguro, dami ako nakakaibigang babae kasi sa kabaitan ko. Guwapo siguro. May mga anak rin kayo po? Oo, lima. Kunti lang. Madagdagan pa natin ng isa yan dahil 30 plus pa lang. Hindi na pwede. Sarado na. Bakit? Nalaygit ka naman. Nung bago manganak ka ng pang lima, nalaygit ka. Yung kamukha nung kinanood ko dito, yung ngayon, kasi nakasubaybay ako. Tawa nga si DJ. May mga pamilya na po. May mga pamilya na. Yung tatlo, yung dalawa kong babae at saka yung isa kong lalaki, yung dalawa bakla nga eh. Kaya nga di nagasama. Yun ang pangarap ni Dindi, makaanak dapat silang bakla, maraming may tagalinis bahay. Ano ma'am, ano tayo, ako naman, sa totoo lang, anak ko, siyam, pero... Idam? Dalawa, may isa, may dalawa, kasi... Sa totoong buhay ko, bali, ani na babae nga, may anak. Pero yung ibang nakasama ko, wala kaming anak, walang anak. Ngayon, andito ako sa lugar na to kasi may anak din ako dito ng trabaho ko. Dito ako ngayon. Saan ka nga lugar? Pero may mga, Bataan City po. Malapit kami sa sinabi ni Didi kanina na dito sa Bataan, may dalawang dide nga tayong tayo. Dito kami, harap talaga kami, harap. Malapit kami doon. Sa may, Lawakan. Bataan. Ako nga. Sa may Twin Tower, sir. Sa ano po yun? Sa Suso ng Dalaga, sir, no? Opo, malapit, sir. Sa Lawakan yan, Lawakan, sir. May nga, totoo yan. Totoo yan. Na-obserban ko yan kasi pinasok namin yan. Nag-single motor kami, pero hindi kami nakarating sa taas, sa baba ng kami. Tapos ma'am, ngayon, so, ito, yung seryosuhan tayo, wala yung, baka mamaya, pag dating ng mga anim na buwan, bago ka mag-chat sa akin, ako iba pa naman ako, ma'am. Kasi, sa wifi ako dito, hindi katulad dati, noong manawag ako ni DJ, ninanakaw yung wifi namin, takbo-takbo ako ng CR, ngayon, hindi pa tumakbo, naka-steady na ako po. So, dito kasi wifi yung pero mahina dito sa Bataan kasi hindi kasi itong wifi dito hindi good. Dati nung engineer, dati sir nagtataka ko, dati nung engineer ka, nawalan ka ng signal, wala kang pang wifi. Ngayon na driver ka na, di wifi ka na, di airco na, di gold pa. DJ, buwan ka talaga. Wala to. DJ, nakita ko lang to dito sa kanal. Naglinis ako dito sa kanal namin. Nakita ko lang. Yung relo? Nawala na si ma'am. Nasaan na si ma'am? Baka naglaho na. Andyan na. Nawala na. Humina signal mo, sir. Kaya siguro hindi mo na nakita. Hindi. Tama lang. Ino-off lang si ma'am yung camera niya saglit kasi natakot siya na tumingin sa mukha ko dahil sabi niya, grabe naman itong pangit to. Ma'am, ma'am? Inalaw yung... di ako joking kasi ako kaya si DJ parang ano ko na yan sila dahil kilalang-kilalan na ako, di ba kanina? Narinig mo naman sinabi ni DJ, nakasampo na ako. Pero ito seryosuhan tayo. Ikaw ano namang balak mo nga bakit nagpa-line up ka dito? Anong hanap mo? Hanap ng kaibigan or... Huwag kang mahiya. Live tayo, daming nanonood. Pamilya mo, pamilya ko nanonood din. Asawa ko din nga patay na, nanonood na rin yun. Pero ito talaga diretsahan tayo.
Walang seryosohan tayo. Yon ang hinanap mo. Naghanap ka ng makasama sa ano buhay mo. Ano ba yan? Parang kinabahan ka. Ano yan? Hindi may dumating ba? Phone ko. Ha? Wait sa. Yawa na. Baka mamaya andyan yung kalibin mo. Mapatay tayo dyan na pangit. Yun. Wait. Palupat ha? Ah, natanggal. Akala charger. Dugtungan mo yung charger mo para makaabot doon sa pwesto mo. Kuha ka lang ng packing tape. Extension, ma'am. Extension. Sayang, magkausap tayo. Hindi mo na ako mahuli, sunod. Kasi hindi na ako maka-line up kasi nasa star, ano ako, maker ako. Sa star maker ako, ma'am. Kumakanta yan, ma'am. Singer yan, ma'am. Kumakanta ako, sir. Kumakanta ako, DJ. Andyan yung may album ako, DJ. Yan, sa star maker. Oh. Ha? Pakita din kita sa star maker kasi singer din ako. Mahilig din akong kumanta. Wow. Anong ano ka? Anong room ka, te? Anong room ka? Ano ka? Room yun. Kasi hindi ka basta-basta kung wala kang mga ano, wala kang grupo. Ano. Ako sa ano ako, te? Sa... Matagal ko nang hindi na sumali doon. Kasi yung ano, ay, yung phone ko na... Sayang ka. I-update mo yun. Update mo kung dyan. Hindi nawawala yun kung may mga kasama ka. Malapit na ako makaakyat sa Dragon Gold. Nasa ano pa ko, bukas siguro baka ma-update ako doon sa family. Kasi nag-invite na sa akin na makipag-duet na. Mamayang gabi, mag-live ako. Pagkatapos nito, mag-live na ako. Ito na lang tapusin ko, mag-live na ako. Hanggang alas 6 ako mag-live hapon. Oh, haba ah. Oh, kakanta ka lang ng kanta. Kanta ka lang ng kanta din, sir. DJ. Opo, DJ, kasi may mga request. Ibig sabihin, daming mga request. Yung mga blower mo, tatawag naman yun sa'yo, yung mga ano na gusto kakanta, makipag-duet. Ako, kahit pa ang buses, sige, inano ko. Andyan, mayroon ako, ano mo yung Chris Flores dyan. Ano nga, sir, yung ano? Yung ano mo, ano nga po yung mga kinakanta mo doon, mga... Ano, DJ? Halo, DJ? Kahit ano, basta isa lang sa akin, kinakanta ko. Wow. Bakit pinagpawisin ka? Hindi, kasi kinabahan ako sa'yo. Hindi ko nagpaandar ng electric fan kasi baka maingay, madisturbo ka ba? Para ikaw lang inanuhan ko. Mag-download ka ng Star Maker, te. Ano, i-update mo yun, makikita mo ako. Pag may Star Maker ka, nag-live ako, puro taga... Dira lang yung dito akin mga ano mga kasama doon ibang bansa yung mga ano ko. Phone na yung phone ko, hindi na ako makapag download ng ibang apps. Na baka nasira na yun, nahack na yung dati mong account. Ano ako te? Ito na lang pag-usapan natin. Paano ngayon kasi bawal man dito yung ano natin, magbigayan tayo ng ano. Basta mamaya lang pag nag-off ka mamaya, kung nasa sayo yan, kung talagang okay ka rin. Magbigayan tayo ng ano para chat-chat tayo. Walang bastusan ha, walang bastusan. Yung chat natin, yung kumusta ka, nakakain ka ba, yung ganun lang. Ako, ano ako, tayo yung gusto ko diplomasya kausap, hindi yung ano. Taong bastos. Hindi ako gusto ng taong bastusin ako. Oo nga, Katolik ka ba te? Katolik ba ikaw? Ano? Katolik ka ba? Katoliko ka? Oo. Oh, akala ko English. Sige po, sige, salamat. Ganun na lang mamaya pag nag-upcam tayo. Ang mag nag-upcam si DJ, tayo magpaiwan pa, may communication tayo para makuha mo yung ano ko. Wala akong asawa. Wala. Talagang seryoso ako. Yahoo! Okay. Seryoso ako. Hindi ako yung ano. Madali lang naman yung sa inyo kasi sa Bohol kayo, pwede naman ako nang magbiya Cebu galing Manila. Tapos Cebu to Mindanao ako kasi di Pulog City yung ano namin eh. Ah, okay. Opo, seryosoan tayo. Pero nasa sayo yan. Pero kung sabihin mo na disturbo lang ko sa ano mo kasi may business ka, ganun, ganito. Okay lang. Inbox muna tayo. Ano?
sa inbox na lang mag-usap. Oh, sige, sige, sige. Oh. Walang problema 'yan. Basta pag ino-off tayo ni DJ para ano kasi may kasunod pa sa atin. May sumusunod pa. Okay lang, wala pa naman ah. Oo, oh, sige, salamat DJ. Dinagbigyan mo talaga ako, DJ. Miss ko na kayo, DJ. Kaya lang, ano na ako ngayon, makapanood lang ako sa iyo saglit. Natutukan ko kasi yung Star Maker, DJ, kasi... Marami ka na doon. Wala namang tila pa, yung ano yan, sir? Sa, yung Star Maker, wala. Sa cellphone lang po ba yan? Opo, opo. Mag-download sa cellphone, tapos ganun, ganito, mag-live ka, sabay ka sa kanila... Tapos tatawag na kaagad yan pag nakuha ka na sa kanila, ibig sabihin kung sabihin la, o sige join ka sa akin. O join, magdamag, halimbawa mag-live ng simula ng kulab-gulab ng alasays ng umaga, ganun. Kulab, pero ako hindi. Collaboration, sir. Kunyari umakyat ka doon sa mga kumakanta, duet kayo, ganyan. Hindi, chat kanila sa chat group, o sabihin nila join ka sa akin. Siyempre, alam mo naman yung mga kaano mo. Nag-invite, pasok ka na kaagad. Siyempre, sabihin niya, pag nag-bill ka, halimbawa, may kumakanta, nag-bill ka, gusto kang kumanta, sabihin niya, sige, duet tayo. Kung kaya-kaya mo nga mahabol yung ano niya, oh, mag-bill ka, pag-bill, pasok ka na agad. Sino po yung host nun, ikaw o sila? Sila ang nag-host, pero ano ka, sabay ka sa kanila. Ikaw ang halimbawa, kakanta. O may mga bisito, may mga bisitor na sabihin na, kakanta kami, pakantahin mo si ano, siyempre sasabihin kasi nakalagay na yung pangalan mo doon, si ano, gusto kong marinig yun. O kakanta ka rin, ganun. Okay. Basta kayang-kaya mo lang, no? Kantahin. Mas pwede mo siya sa bahay. Oo, kayang-kaya lang. Amo naman tayo ngayon na ano, pag bawal lang kasi dito sa pwesto ko, hindi ko pwede makakanta ng gabi kasi mga tao dito trabaho pang gabi kasi... Alam niyo po, bago lang nag-launch yung Star Maker na yan, year 2016 or 17. May account po ako niyan, marami akong, wala pang live-live yan doon dati. Bago lang yan, DJ, parang bago lang yan, pero nauna ka niyan. Kasi ako dyan sa programa mo, DJ, wala pa kung, hindi pa ako umabot ng 2 taon yung natawagan mo ako agad, 1 taon lang yata yun kasi nung pagtapos ko doon sa trabaho ko, pumunta na ako dito sa Bataan bago pa ako nakasalang sa'yo. Ganon. Pero nakasubaybay ko lang doon sa programa ko na subaybayan ko na yan. Kaya nasabi ko, maganda pala yung ano niya. Tama talaga, maganda talaga kasi sa lahat na nakausap ko, puro ako, binabas nga rin ako. Pero na-viral ako doon sa lugar namin nung una kong kausap eh. Na-viral ka doon, sir? Yung kausap ko, yung una kong kausap na taga North Korea ba yun? Sa North Korea nagtrabaho? North Korea. sa North Korea. Kasi mayabang ako pero nayabangan pa ako doon dahil biro mo uuwi siya sa Pinas tapos patayuan ako ng bahay. Yung pangit na, hindi na magandang ako yung usapin. Oh. Ayaw mo pa noon patayuan ka ng bahay? Na, sir? Ay hindi, DJ, hindi ako makatulog ng magandang bahay. Gusto ko matulog ako sa tabi-tabi lang yung dyan sa mga pinto ng simbahan. Dala-dala ng karton, ganun. Mahirap lang talaga kami dito, totoo yan. No, mga kamag-anak mo nga kaya bilid sa akin, ikaw talaga magaling ka talaga man. So hindi mo 'yon ano, hindi 'yon pumasa sa iyo yung gustong magbigay sa iyo ng bahay, hindi siya pumasa sa iyo. Adi, yung sa ano naman 'yon, Batangas naman 'yon, taga Batangas yung may bahay siya dito, 3 ba yung pinapatayo niya yung trabaho sa Italy. Pero yung na ano ko o yung sa Barin, nung nawalaan din ako ng signal, nga patakbo-takbo ako, pati sir, kaso ko na. Sayang yun. sayang nga. Tapos, DJ, yung nakausap ko rin na dito sa, hindi dito lang sa Pinas, yung sa, ano, sa may Tarlac. Ang masakit doon, dahil pumunta ako doon, muntik pa ako masandok ng kalabaw, dahil, yung tawag niya, noong malapit na ako sa kanila, pinapatya na ako ng cellphone eh. Kaya sabi ko ako yung kumahirap, mamatay lang ako dahil sa ganun. Taga Tarlac, pinuntahan po ninyo sa Tarlac? Pinuntahan ko talaga. Sabihin ko sa iyo, hindi ko alam yung an. Pero pinuntahan ko talaga, nakamotor ako. Tapos? Pero mo yung apo ko, nakabayad ako sa motor ng apo ko dahil nagka... Bali-bali yung ispok dahil bundok yun sa kanila, layo eh. Tapos? Anong ginawa ng kalabaw? Sinungkit ka ng kalabaw?
Di, Ragis, dadaanan ko yung Kalabaw. Akala ko eh, ano, kaya pala pinutula ng dulo yung sungay niya, yung pinakaano niya dahil matulis. Yun pala nang hahabol pala. Oh. Iniwan ko yung motor ko dito, tumakbo muna ako. Eh, muntik na. Laking pinsala. Buti kung maganda yung babae, pangit pa naman. Pangit yun, diba? Matanda yun. DJ, sa lahat na nakausap ko DJ sa One Day Two Chat, naka-screenshot yan. Ina-screenshot ko. Kasi pinagpilian ko sila DJ kung alin kayang karapat dapat nito na yung madala ng divisorya nga hindi ilagay sa sako. Mahirap eh. Tama, alam mo naman sa divisorya DJ. Grabe ka naman. Hindi, o totoo ma'am. Hindi, joke lang ma'am. Ang ganda ni ma'am, maputi ka pala. Maputi ka talaga. Malapit na tayo matapos. Hindi ko maano sa... Kukulko na naman. Ano palang nickname mo? Anong nickname mo? Tignan mo, sungkit ng Kalabaw. Bakit pala mabuhay? Hindi, DJ. DJ, mas maganda yung DJ na... Nangunguna ka pag sabihin mo na mamintas ka kasi pag ikaw napintasan, pangit naman. Maganda yung ako ang inuunahan ko na sila. Sinabi mong pangit ka, gano'n. Una mo na pinintas. Kasi pag sa oras na, sabihin nila sa akin na ang pangit yung lalaki na nakausap ko, masakit para sa akin dahil totoo ang pangit. Pero inunahan ko na sila kaya nga naka-screenshot lahat ng mga nakausap ko. Ang dami kaya nila. Pero wala. Ganun din. Teka lang. Pagdating mo doon, di ba takbo-takbo kayo sir nung tumigil yung Kalabaw, binalikan mo yung motor? Di. Wala ka mo kasi yung may-ari ng Kalabaw dahil kinuha niya dahil pinapaligo na rin sa ano. Kaya pala nang hinabula dahil pagod pala yun. Ganun pala yung Kalabaw pag pagod nagagalit. Tapos, sobra sigurong patrabaho, siguro sa may-ari, kaya nga ano, sus, pagdaan ko ngayon, hihinto pa sana ako kay magtanong ako kung saan banda yung sitio na yun, dahil sitio yung tinirahan ng babae, naman mismo sa baryo eh. Sus, pagtingin ng Kalabaw, bigla naman akong hinabol, tumalo na ako sa motor, yung motor, natumba na ako, tumakbo na rin ako, iskirda na rin. Tapos, inapaka ng Kalabaw yung motor. Hindi naman, muntik nga mapinsala yung motor ko dahil sa babae na yun, tapos hindi naman maganda. Tapos dumiritso ka pa rin doon sa bahay nila? Wala na, kasi pinatyan na niya ako ng cellphone. Hello? Kasi minura ko na eh, sabi ko, minura ko na siya, sabi ko mamatay lang ako dahil sa pagmamahal ko sa'yo, tapos ngayon, nanghiram pa ako ng motor ng apo ko para makita ko lang siya. Surprise nga. Surprise. Yung pala, parang ano yata yung babae na yun, may tahi dito sa ano sa bibig. Kasi pag nag-usap kami, patakip-takip siya. Sabi ko, bitawan mo nga yung bibig mo. Ganun dito. Tapos medyo side view siya pag kinakausapin ko, may diferensya talaga itong halang-hala nito. Wala. Sige na lang, hindi bali, hindi naman ako nang hinayang. Bahala. Kailan mo yan nakausap? Anong buwan? Ano? Ugos yun, ugos. Ugos. Ugos yun, andyan, naka-record yan eh. Ugos yun, DJ. Anong pamagat? Andyan, lahat yan, may mga picture yan pula sa akin. Anong pamagat, sir? Ugos. Anong pamagat ng ano? Ano yata yun? Dito lang kung mamaya doon sa ano ko. Dito na sa screen chat, ko natin itong babae na yun. Okay. Basta noon doon, makita mo naman yun eh. Ang layo ah, mula dyan bataan, papunta, pumunta ka ng ano, Tarlac sa kanya. Nagmotor ka. Pero naging kayo na noon. Naging kayo. Opo. Kayo na ba the time? Hindi naman niya ako sinagot pero ang sa akin naman hindi ko siya pipilitin kasi bago lang namatay yung asawa niya, wala pang 1 year. Ah, okay. Oh, tapos. Yung usapan naman sabi ko, sige, bigyan kita ng pagkakataon. Basta gusto ko mag-meet lang muna tayo. Gusto ko makita siya talaga sa personal. Okay. Kung ano kasi malay mo, nang usap kayo sa cellphone, akala mo'y sobrang kinis. Pagdating pala doon, mayroon palang galis-galis. Ayaw ko naman yung ganun. Gusto ko talaga personal talaga. Yung ko, sige, puntahan kita. Pinakita ko yung sarili ko nga. Ganito ako, pangit ako. O, totoo lang, DJ. Yun na yun, muntik pa ako madisgrasya dahil sa ganun. Wag na. Ayaw ko na. Hindi mo natuntun yung bahay, sir. Kung sa... Anong bahay nun? Wala na, wala na.
Wala na, hindi na. Tapos ngayon, nagparamdam pa nga ngayon sa akin. Oh? Minsan, pag ano ako ng imo ngayon, oh, nagparamdam pa. Hmm. Kumusta ka? Hello. Oh. Ah, sabi ko rin sa reply, hello ka sa mata mo. Bahala sa buhay mo. Wala na, hindi na ako nag-ano. Matatawa ko nitong kausap. Yung kausap ngayon, pinagbasda niya ako maigi nga uminom ako ng tubig kasi isuga ako ng pawis dahil ma, ang hirap mo talaga patawanin Mrs. Oh, miss ka kasi wala kang asawa. Ang hirap mo patawanin yung talagang pinipigil mo, wag mong ipigil yan, magkasakit ka sa puso pwera ano lang. Ito magkasundo talaga tayong dalawa kasi ako, marunong ako lahat sa kusina, kahit sa labas. Eh, hindi ko naman sabihin sa kusina lang po, kahit sa labas, marunong ako lahat. Para kahit anong hanap buhay, basta marangalan. Makiti ka kaagad sa akin, talagang masaya ka sa akin. Baka mamaya, yung mukha mo ngayon, babata pa yan, parang 16 years old kapag nagsama tayo. Ako din. Wala kang problema sa akin. Marunong din lang. Wala kang problema sa akin. Oh. Bakit parang hindi ka na makakita? Gusto ka titingin sa ulo ko, tukalbo na ko. Di ba? O, ganyan. Bakit? Nagsombrero ka. Dapat, ni ano, kinuha. Di! Itong sombrero ko kasi, ito yung mahiwagang sombrero, Naik. Alam mo ba kung itong tatak na Naik, kung anong ibig sabihin ito, Naik? Ito, may butas na ikinot ko tagdaga. Kaligod. Naik, kaya nga Naik, sombrero ko. Yan, oh, di ba? Pala, pala biro. Ako talaga toto. Parang blurred yung ano mo. Iayos mo naman yung CP mo. Di nga. Lubat pa naman yan. Bambig pa sa sabog. Layo-layo ka cellphone. Sa sabog yan. Lubat pa naman cellphone na gamit pag sa oras na naka-charge. Baka sa sabog yan. Oo, naka-charge kasi palubat na. Dapat kanina, nisip mo na. Ay, wala pa ba tayong oras ni DJ? Baka may oras na tayo para magbigayan na tayo ng ano ka para. Nagmumadali kayo, natutuwa nga ako sa iyo, yung tikal mo eh. Ah, wala pa, wala pa. Alam mo kasi DJ, mas maganda yung haluan natin ng tikal para madala talaga to si ma'am. Kaya nga napalubat ako kasi yung anak ko nandun sa hospital, palaging tumatawag kasi yung ako ko andun sa hospital. Ay, uy, bakit ano yung anak mo? May-ari ng hospital? O ano ba yun? Anong salita na yun? Bale, editalin mo naman ang maayos. Anak mo nasa hospital, anong ginawa? Yung apo ko kasi, yung apo ko may sakit na ano, pneumonia. Uh-huh. O ikaw talaga, o. Oh. Alam mo nga may apo ka nga, may sakit, tapos nakikisali ka pa sa DJ. Huwag mo nang ulitin yan, ha? Pag ano, eh, pagtulong-tulungan natin. Sige, anuhan mo, punta mo. Painumin lang. Yung mga sakit na ganyan, yung ano-ano-ano? Yung mga ganyan sakit kasi sa ubo. Dami kayo mga bayabas diyan. Painumin niyo ng herbal yan. Huwag yung sanayin niyo sa doktor sa nakudos ko. Huwag niyo sanayin sa doktor. As bagay kung maraming pira, okay lang naman. Sige, ibig sabihin ngayon, aalis ka na. Nagsusuka din siya at saka nagtatae. Huwag niyo pakainin ng marami. Yun lang ang sabi ko yung mga nanay. Kaya nga magtatae lang man ang tao pag sa sobrang kain eh. Kasi pag sobrang kain, talagang magtatae ka. Oh. Yun lang. Ilang taon na ba yun? Ilang taon? Aga, yung mama. Bakit ako naman yung sinusumbatan mo? To, di, saka na. Pag talagang nagkatuluyan tayong dalawa, trinihin natin yung mga anak mo. Anak mo, anak ko na rin yan. Akong magturo yan. Turuan natin na maayos. Basta, ito pakinggan mo ako. Pag sa oras nga nag-upcam na tayo, huwag mo talagang kalimutan na. Eh, ano mo ako? Sayang, oh, dami na pa naman kong pawis dahil sa ikaw lang talaga binigyan ko. Asa nga magkausap kayo, huwag nagkita tayo. Pareho tayo Bisaya. Uy, ba pareho tayo Bisaya? Hindi na natin bigyan ng puwang yung araw ngayon dahil talagang mas maganda yun. Ikaw, oh, kagabi. Standing. Eh, pagtulog mo kanina, hindi mo alam kanina na pag nakausap mo kay DJ, may asawa ka na kagad. Di ba? Okay na. Di ba? Pag tayo na, malapit lang yung buhol. Huwag kang mag-alala.
Nabubulol yung signal mo. Hindi. Hindi ko kasi mapsan. Sige lang, malapit naman tayo eh. Malapit naman tayo, malapit na, malapit na. Nag-uplok-uplok yung signal mo. Malas, Chris na eh. Uplok-uplok. Umutin yung ano. Yung si Gigi, oh. Tingnan mo. May halong pikit. Kasi pinapawisan ka. Ano, nabangka yun. Ay, matay na ako dito. Sige, uplok-uplok. De. Mabuti. Uplok-uplok. Ay, doon ako natama kasi tumalun pa sa motor, nabulong ka na ba? Tapos hindi naman pala maganda yung babae. Ano, na-uplok-uplok. Ikaw pala, mag-usap tayo ha. Taga-Bohol ka, pupunta ako sa lugar ninyo. Sigurado ako, mag-commute na lang ako niyan. Kasi wala naman akong eroplano, masakyan. Magbarko ako papuntang Cebu to Bohol. Tagbilaran. Papunta sa inyo, dami namang habal-habal dyan sa inyo. Baka mamaya, pagdating ko naman doon, hindi mo naman ako sasagutin. Tapos, baka aso naman ang hahabol sa akin dahil yung taga-Bohol talaga, daming ay, aso yan. Ay, hahabol ka sa aso. Mga kabayo. Huwag naman. Hindi na yun kalabaw. Wala kasi akong kalabaw. Hindi aso na naman. Basta, puntahan kita. Oh, honest, wala, hindi kita niluloko. Totoo yan, totoo. Kung talagang gusto mo. Pero pag sa oras na yung nag-alinglangan ka sa akin, mahirap naman yun. Parang awa mo naman. Dito sa lugar ko ngayon, papuntang Manila, 260 ang pamasahe. Manila to Cebu, 3,000. Wait lang. Sandali lang. 3,000 yung Manila, Cebu. Cebu to Bohol, 2,000 yata, 1,000 mahigit. Sabi mo. Oh, pero wag mo naman ako. Sabi mo nga, apo lang ako sa'yo. Eh, bakit asawahin mo ako? Ah, grabe naman siya. Bakit? Ikaw yung di ba po yun? Parang apo sa'yo. Alika. Alika dito, alika. Labas ka. Kwarto, alika. Huwag kang disturbo. Andito na pagkain mo. Makulit ang apo ko, makulit. Makulit din ang apo. Yung lulo. Oo, makulit. Puntahan ito. Akin ang cellphone mo. Bakit? Ano ba yan? Anong problema ito? Ayan, oh, may kausap ako. May kausap ako. Diba? Doon ka. Doon. Huwag ka palapit dyan sa ano. Huwag ka makulit. Ito, biskuit mo. Itong mga apo talaga makulit. Oh, isang ano kasi mag-isang anak lang to. Nanay nito nagtrabaho kasi sa office eh. Oo. Oh. Ito nga ilang apo na kayo? May ilan apo na kayo? Hindi, yung isa lang, ito lang. Ito lang apo ko. Hinaan mo yung cellphone mo, hinaan mo. Ano? 'Di ba? Baka mamaya, yung sa tarla ko, na nakausap ko na sundan mo, muntik ako masungay ng kalabaw. Baka dyan naman sa inyo, ano na lang kaya, ano naman kayang pinsala ma-ano sa akin dyan. Pakagat ng aso. Ah, hindi bali, basta andyan ka. Pag kinagat ako sa bandang hita, ikaw ang magamot. Oh, talaga. Oh, totoo. Ang ganda mo talaga ngumiti. Please, ha, wala tayong lokohan, ha. Baka maya, lokohin mo ako. Ito, be. Ikaw yung nagsabi na parang apo lang ako sa iyo. Pero apo kita, pero parang nakagusto ako sa iyo. Matay, yayamanin kaya taon. Ang lalaki yung mga lahas mo. Mas malaki yung gold mo, sir. Ah. Kintab-kintab, oh. Hindi lang mayaman yung magsuot ng ano, oy, yung alahas. Ah, pero bagay, dagdag points yan, eh. Kasi, alam mo, ako dati, yung mahilig din ako sa mga alahas. Mayroon talaga nakapagsabi sa akin, alam mo, hindi kita papansinin pag wala kang alahas. Kasi, yung pagpangit ka, nakasuot ka ng mga alahas,
Talagang dami tumitingin sa'yo. Ay, ganun po ba? Nagsasabi po kayo. Magpangit ka na marami. Kasi dahil sa lahat lang. Makinig ka, makinig ka. Noong 2012, naghiwalay kami ng asawa ko. Hanggang sa 2021, nag-asawa ako ulit. Tapos, yung asawa ko ulit noong 2021, namatay noong March 7, ngayon lang na taon. Itong akwintas ko... Bago. Bakit? Anong nangyari? Na-carjack. Cardiac. Ibig sabihin, may sakit sa puso dahil nagpasaway ka yata, kaya nagkasakit sa puso. Kasi cardiac, di ba? Cardiac arrest sa puso yan. Buwan pa, ilang buwan palipas, yan namatay. Oo nga, ibig sabihin, may anak kayo? Wala. Ay di, pag hindi kayo nakaanak, di tayo, baka tayo, swertihan tayo. Karoon tayo ng anak. Napawisan na din sa mga sinasabi mo. Ah, di ba? Ganyan kasi o totoo 'yan. Ang tao kasi swerte-swerte. Pag wala kang swerte nung nauna, sa sunod may swerte ka na rin. Oh. Ano na? Hindi na natin patagalin 'to. Pag sa oras nga nagkaano tayo, December kaagad. Kamukha nung kanina, December pa niya puntahan sa Makati yung kausap niya. Ikaw pupunta ako December, tawid ako diyan sa inyo. Okay? Pinakamabait yung lalaki na yun. Ano? DJ! Hindi yung pag-usapan natin yung sa ating dalawa. Ibig sabihin, pupunta ako dyan sa inyo sa December. Kaya nga, sabi mo, hindi maaari magsuot ng alahas. Ito, alahas yun sa namatay kong asawa, kaya sinusuot ko. Ay, ganun. Remembrance mo pala. Andito na amo ko. Andito na amo. Andyan ba? Sige, wala problema para ma-off-cam na tayo. Basta yun lang sinabi ko sa'yo. Andito. Tuloy-tuloy naman na pag-uusap ninyo ah. Maraming salamat sa time ha. Good luck sa pagkikita ninyo sa December. Ingat ka na sir ha. Ay, hindi na gumagalaw. Sir Cruz Lugo. Ah, siya ang nalubat ma'am. Oh, sige po. Ma'am, thank you sa time ha. Maraming salamat. Okay. Inutom ako ah. Pag si Chris Lugo talagang bumanat. Walang break, walang prino. Nilakbay niya yung bukid. Yung bundok. Tapos hinabol lang ng kalabaw. Tapos pagdating doon eh. Hindi na tinagpo ni girl. Kasi pangit naman daw.